Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon mga kawatsador, meron po tayong isang gagawing Seiko Sport po na ituro po ay guys, pakita ko. Yan guys, para po siyang divers. Yan po ay ano, ceramic ring. Naka-built-in na po yan. Yan. Tapos yung transparent na yan. Yan. Ang problema raw po nito ay palaging advanced guys. Yan. Pero minsan po hindi siya na ano. Hindi naman siya namamatay. Kaso lang palagi advanced. Kaya po ang gagawin po natin dito ay replace po natin guys ng ano yan. Balance wheel kasi medyo palagi natatagtag po yun. Yung mga hair spring niya po ay nagpapatong-patong na guys. Ang ganda po ng ano nyo. Ganda guys ng forma niya. Okay. Isa na po natin. Yan mga kawatsador. Ito na po yung ano nya. Itong Seiko Sport po. Na water resist 100 meters po. And guys, i-open na po natin. Guys. Balance wheel niya. Kargahan muna po natin yung kanyang rotor. Napapansin niyo po yan. Medyo po ang kanyang balance wheel ay medyo wiggle na siya eh. Papalitan natin. Ito po yung ating gagamitin palit. Meron po tayong brand new. Kung mapapansin nyo po yung takbo ng balance wheel niya sa nung kanina, ito po yung mabilis guys, mabilis po siya kaysa nung kanina na mabagal gumana, parang nahirapan siya kasi wiggle na po yung balance wheel niya. Ito po kasi ang nagdadala ng centralized para ang takbo ng mechanicalis. Guys, maingay yung mga aso sa tapat namin. Bali, bago po natin ano yan. Yan guys, ganun lang po kadali. Punasan po natin yung mga yan ay yung mark po. Hinawakan. Guys, ng dial nito. Check natin guys. Tingnan natin guys ang luminous kung maganda. Yan guys, ito ang ano na, ito po luminous pag gabi. Pag wala siyang ano, madilim. Itong relo tayo, napaganda guys. Yan po, yan. Papansin niyo po yung kanyang dahil luminous, napakaganda guys. Okay.
Yan mga kawatsador, bali na palitan na po natin siya ng ano. Test po natin kung accurate siya rin ko. Kasi dito ko siya imamatch. Takbo niyo guys. Habang palitan po natin yung ganyan. Ito pong brisket. Bali pag nagpapalit po ng ano, kukunin nyo yung original po, yun ay papapalit nyo. Guys, pag nagpalit po ng bracelet, yung po buckles, papalitan nyo rin para mas maganda. Lagay niyo po yung dati niyang buckles kasi ito po yung original eh. May pangalan po siya sa ito. Yun, habang linisan natin muna guys yung kanyang ano. Masyado marumi guys, kunting lang. Pamukunasan po natin para nakakatuwa po pag nakakaano tayo ng yung relay malilinis saka maganda, tatakbo ng maganda. Yan guys, bali kabit na po natin yung makina. Kailangan bago nyo po ibalik, tingnan nyo po kung may mga lumipad na panigabok guys. Balik na po natin ito sa bahayan. Kailangan natin ng oiling is
sa inyong bearing. Saka ito po lalagyan natin yung gasket niya, guys. Tapos na po natin mapalitan po ng balance wheel, saka linisin yung loob. Ngayon po ay yan, siyempre yung kanyang kailangan po tayo magpalit ng bagong spoiler, guys, kasi yung video yung maligtot na, guys, oh. Mag-break po tayo ng isang spring bar. Yun. Baka bumigay na po yung isang spring bar niya, kaya pakailangan natin na replace na tayo. Dali lang yun, guys. Matigas na po siya. Talagang ano po yun? Saka palit po ito. Ito po, guys, yung balance wheel na pinapalitan natin. Papakita natin sa may-ari pala para guys, bali tapos na po yan. Yan ang ginawa natin yan. Okay. Yan, mga kawatsador, bali natapos rin po natin yung ginawa nating yan, guys, sa Seiko Sport. Yan. Ito na po yung Seiko Sport, guys, na black. Yan. Yan po yung ceramic ring. Yan. Ganda, guys, ng kanyang pagkakarilo. Matis tinga. Sting natin, guys, kung bagay ba sa atin. Porma, maporma, guys. Ganda, oh. Tama-tama lang po ang laki ng pagkakaan niya. Maporma. Formal pa rin ito sa aking watch. Ito na po yung guys, yung pinagawa. Okay. Yan, mga watchador, hanggang dito na lang po. Huwag niyo pong kalimutan subscribe ang aking channel, like and share na lang po, at pakiclick na rin po notification bell para updated po sa mga darating kong videos. Maraming salamat po. Bye bye.